Hello at welcome sa ating channel. Sa video ito ay tatalakayin natin ang Module 1 ng EPP 5 ICT and Entrepreneurship, Produkto o Serbisyo. Sa video ito ay malalaman natin ang kahulugan ng produkto at serbisyo. At kung matatapos mo ang video ito, ay check, alam mo na kung ano ang produkto at serbisyo. Ngunit kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Handa na ba kayo? Tara na at makinig ng mabuti. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, nagbabago ang lahat ng mga bagay at marami ang mga pwedeng mapagkakitaan ng mga tao. Ang ilan ay maaaring makapagnegosyo gamit ang mga produktong karaniwang gawa sa kamay o makina. Ang iba naman ay maaaring matagumpay sa buhay gamit ang kanilang serbisyo sa paglilingkod ayon sa uri ng kaalaman at kasanayan sa iba't ibang sektor sa lipunan. Ano ba ang produkto? Ang mga produkto ay mga ani, bunga at mga kalakal tulad ng pagkain, damit, sapatos, gamot, appliances, sabon, alahas, sasakyan at iba pa. Maaari rin itong mga bagay na gawa sa mga producer o negosyante upang matugunan ang mga pangailangan ng mga tao sa pamayanan. Mga uri ng produkto. Durable goods. Ito ay mga kagamitang maaaring gamitin ng matagalan. Halimbawa, damit, sapatos, alahas, kasangkapan sa bahay, computer, mga sasakyan at iba pa. Non-durable goods. Ito ay mga produktong madaling maubos o karaniwang ginagamit. Halimbawa, mga pagkain, mga inumin, mga sabong pampaligo at panlaba, lapis, papel at marami pang iba. Dumako naman tayo dito sa ano ba ang kahulugan ng serbisyo. Ang serbisyo ay isang uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan at tumutugon sa mga pangailangan ng mga tao sa pamayanan. Ito ay nahati sa iba't ibang sektor gaya ng profesional, technical at mga kasanayan o skilled workers. May mga serbisyo na kailangan mo na makapagtapos ng kurso at makakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya para makapagtrabaho sa professional service sector. Mga uri ng serbisyo. Una, professional. Kailangan makapagtapos ng kurso at makakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya. Halimbawa, guro, engineer, doktor, abogado, nurse, police, accountant, at iba pa. Pangalawa, technical. Ito ay uri ng serbisyo na nangangailangan ng mga kaalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni gamit ang iyong kaalamang technical. Halimbawa nito ay ang mga auto mechanic, computer programmer, electrician, computer technician, aircraft mechanic, at marami pang iba. Pangatlo, kasanayan o skilled workers. Serbisyong nangangailangan ng mga kasanayan sa paggawa. Halimbawa nito ay ang mga masahista, mananahi, karpentero, pintor, barbero, at marami pang iba. Ngayon ay mag-review muna tayo. Ang mga produkto ay mga ani, bunga at mga kalakal tulad ng pagkain, damit, sapatos, gamot, appliances, sabon, alahas, sasakyan, at marami pang iba. At ang serbisyo naman ay isang uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan at tumutugon sa mga pangailangan ng mga tao sa pamayanan. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang produkto at kung ano naman ang serbisyo. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng maikling pasulit. Gawin niyo ito sa loob ng 10 segundo at sabay nating i-check pagkatapos. Your time starts now. Di pa ako makahanap ng pang-countdown na video. Poses ko na lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panoto.
Paglalanin ang mga salita na sa loob ng kahon. Ilagay sa tamang hanay kung saan ito napabilang, kung produkto ba o serbisyo. Manicurist o manicurista, ito ay serbisyo. Mechanic, serbisyo. Gulay, ito ay pagkain, ito ay produkto. Suman, pagkain pa rin, produkto. Guro, ito ay sa serbisyo. Driver, serbisyo. Daing na isda, produkto. Basket, produkto. Tinapay, ito ay pagkain, produkto. At barber o barbero, ito ay napabilang sa serbisyo. Ayan na, napakadali lang. Kung nakakuha ka ng 10, ibig sabihin ay naintindihan mo at magaling ka. Ayan na, hanggang dito na lang tayo. At kung nagustuhan mo ang video, ay paki-like naman. At pwede rin i-share para makatulong sa iba. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!